Meron pong clearing tayo ngayon dito. Ayan po, yung tricycle. Sinakay na ang isang tricycle. Thank you, sir. Salamat, okay. Sir, anong full name niyo at rank, sir? Ako po si Police Lieutenant Colonel Andrew Aguirre, ang station commander ng Santa Ana Police Station, na patuloy na tumutulong sa kaayusan ng Santa Ana sa direktiba galing sa ating buting mayor at lalo-lalo na sa ating napaakisig na district director na walang sawang magbigay ng advice sa ating mga kapulisan na linisin ang aming mga daan sa mga obstruction, sa mga lumalabag sa ordinansa ng ating lungsod. So ito po ay magiging patuloy namin gagampanan sa tulong ng ninyo na kayo magbibigay ng isang mensahe sa ating komunidad dito sa ating ginagawang road clearing. Yes, sir. Sa area ng Santa Ana. Yes, sir. Yes. So maraming salamat, sir, sa magandang mensahe niyo sa lahat. Ito po ay patuloy namin gagawin. Ano na lang po mensahe niyo? Hindi po ako nagsasawa. Ano pong mensahe niyo sa mga taga Santa Ana? Sa ating pong mga kababayan dito sa Santa Ana, wala po kami hangad kundi maging malinis ang ating kapaligiran. Sumunod tayo sa ating batas na dito sa siyudad ng Maynila ay may batas dito. Yes, ito ay para hindi sa amin, para sa inyo rin to makita, hindi lang sa mga residente dito sa Santa Ana, bagkus sa buong Pilipinas, yes, na ang Santa Ana ay may law and order. Of course, ito ay binibigyan natin ng isang matinding hamon sa ating mga kababayan dito sa Santa Ana na tulungan kami, ipakita natin na kaya natin dinisin ang ating lugar. Okay po. Maging magdisiplinado tayo. At dito, pag tayo naging disiplinado, ay susunod at susunod ang ibang mga barangay na hindi natin nasasakupan. Ngayon lang po, nakikiusap ako sa ating taong bayan, mga kababayan, na natulungan ang kapulisan, tulungan ang
ang siyudad ng Maynila na maging malinis ang ating kapaligiran. Pag malinis ang ating kapaligiran, sigurado magiging maganda ang negosyo, mawawala ang kriminalidad. Yun. Magiging masaya ang mga motorista, maapaglahad ang mga pedestrian natin sa mga daan na dapat lakaran. Kaya binabalik natin ang daan para sa taong bayan. Yung mga nagninegosyo dito sa mga pinagawa ng gobyerno ay aalisin natin isa't isa yan. Kundi sila magawa sa pakiusap, ay gagawa natin sila ng hakbang para sila ay madimanda. Ayun lang po. Salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat, sir. Magandang. Salamat, ha. Ingat, sir, kayo sa mga duty. Opo, sige po. Thank you, sir. Mayroon po makikita. Meron pong clearing tayo ngayon dito. Ayan po, yung tricycle. Sinakay na ang isang tricycle. Sana! Ayan. Massive clearing po tayo ngayong araw dito. Kasama po natin ang mga magigiting nating pulis ng tahanan and MTPB. Kasama din po ang masisipag na DPS. Construction dito sa sidewalk. Ano sabi po ni tatay, sir? Ha? Siya na lang daw po. Siya na lang daw. Basta pag kailangan nyo ng tulong, ha? May kapulisan tayo, tutulong ako. Salamat po. Dito, itong barangay 771, ginawa nyo ng townhouse. Wala magaan ng taong bayan. Ayan po, nasa... Malis, bakit naiyak sa sinagawa nila? Nasa labas ng... Barangay 771 Zone 84. Ayan po, wala po ang chairman nila dito kasi walang mataanan eh. Yung kanilang mismong barangay hall ay nasa labas po ang lutuan. Nasa gilid po ng sidewalk, mga kababayan. Napakaruning. O, huwag natin itay pang magkaroon kayo lang ng memorandum. Jay. Ayun, doon lang ang katalaan.
Yeah, may nahuli pa pong walang helmet dito. Pero wala po kayong helmet. Sa ibang banda, sa ibang banda. Ay, parang ko lang ito pa. Nagalaw ko pa sa yeah, mayroon pa pong naka-parking dito sa mismong sidewalk. So tinitigitan po ng ating mga kasamang MTPB. Dahil ginawa po nilang parking itong sidewalk po ito. Oy! Oy! Tinitigitan mo! Sir, kahabaan pa po ito, sir, ng Onyx? Ako. So, nasa kahabaan pa rin po tayo ng Onyx. Tama po natin yung mga DPS, mga ating kapulisan, tsaka mga MTBB po. So, massive clearing po ito, mga kababayan, dito sa San Andres and Onyx Street.